I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Hi guys! Welcome back to my Merly Biblical Tips channel. At magpo-proceed pa rin po tayo guys sa pangpitong dahilan ng Diyos sa paggamit po niya ng tagutom at tagtuyot sa ating buhay, sa ating lupain, or sa ating bansa. So, ang ibabahagi ko po sa inyo sa video ito ay yung pangpitong dahilan ng Diyos. At ang pangpitong dahilan na ito ng Diyos kung bakit ginagamit po niya ang tagutom at tagtuyot sa ating mga buhay ay bilang parusa ng Diyos sa mga tao or sa atin. Bilang parusa ng Diyos. At mababasa po natin ito sa Isaiah 9 verse 17 hanggang 21. Ganito po ang sabi sa Isaiah chapter 9 verse 17 hanggang 21. Pababayaan ng Panginoon ang mga kabataan at di kahahabagan ang kanilang mga balo at ulila, sapagkat sila'y mga tampalasan at sukab at mapagtungayaw. Ngunit hindi pa rin maglulubag ang matindi niyang galit. Patuloy niyang parurusahan ang bayang Israel. Ang kalupit ay lalagablab na parang apoy at masusunog ang mga tinik at dawag. Matutupok ang masukan na gubat at ang makapal na usok ay paiilan lang. Unti-unting tutupukin ni Yahweh ang buong lupain at ang mga tao ay lalamunin ng apoy. Magkakanya-kanya sila ng lakad. Dadaklutin nila ang anumang pagkain kanilang makikita. Gayon may hindi sila mabubusog. Kakanin nila pati kanilang anak. Mag-aaway ang Manasis at Israel at pagkatapos ay pagtutulungan ang Huda. Ngunit hindi pa rin lulubag ang matinding puot ni Yahweh. Patuloy niyang parurusahan ang bayang Israel. So, ito po yun guys, bilang parusa. Iyan po ang pangpitong dahilan na ating pong pag-aaralan ngayon o tatalakayin ngayon, yung dahilan ng Diyos kung bakit ginagamit niya itong tagutom at tagtuyot sa ating lupain o sa ating buhay ay bilang parusa po yun ng Diyos. Bakit parurusahan niya? Bakit niya pinaparusahan? So, itong ano guys, itong Israelita ay isa lang po itong sumasalamin. Sumasalamin lang itong mga Israelita na to sa mga sitwasyon ng iba't ibang mga bansa. So, kasama na ang bansa po natin dito, guys. Kasama na ang bansang Pilipinas na ang sinasalamin natin ay yung bansang Israel. Kung paano pinaparusahan ng Diyos yung bansang Israel. Kung paano pinapadalhan ng Diyos ang bansang Israel ng tagtuyot at tagutom. Kung paano pinapadalhan ng Diyos ang Israel ng iba't ibang kahirapan, salot, pisti, sa lupain, ay sumasalamin lang din po yun sa atin, bansa. Kung paano pinapadalhan ang ating bansa ng mga salot, pisti sa mga pananim, pisti sa mga hayop, mayroon din sa tao, yung iba't ibang sakit at karamdaman, tulad ng COVID-19. Ayan, tulad ng COVID-19, isa po yan sa salot, piste ng tao. So, dahil po yun sa ang dahilan ng Diyos na makikita natin dito sa bansang Israel, ang mga kabataan nila ay punong-puno ng panunungayaw ang kanilang mga bibig. At sabi nga po dito ay sa binasa ko, sila ay mga tampalasan, sukab. Ayan, ako po ay isang Bisaya, kaya hindi ko po makuha yung mababaw na Tagalog ang salitang sukab, kung anong ibig sabihin ng sukab. Ayan, at saka tampalasan. Alam to ng mga siguro, ng mga pure Tagalog, kung anong ibig sabihin ito. Pero, basta narinig po natin yan na ito yung sinabi dito sa Bible. Sabi dito, mga tampalasan, sukab, at mapagtungayaw. Ang alam ko mapagtungayaw, yung mga palamura, yan. Mga palamura. Yung mga
ang mga lumalabas sa bibig ay yung mga mura, mga salitang walang kapar, walang kaanuhan. So, mga salitang hindi maganda na lumalabas sa bibig. Yun. Yan po yung sabi dito. Kaya, sabi dito, nagalit ang Diyos sa kanila. Sabi nga po dito sa verse 18, naglalagablab na parang apoy yung galit ng Diyos. Aww. So, imagine natin yan kung paano po nagagalit ang Diyos sa ganitong mga tao. At pababayaan ng Diyos ang mga ulila, mga balo, ang mga kabataan. Kasi sa panahon po natin ngayon, sa totoo lang guys, sa panahon natin ngayon, ng mga kabataan natin, maririnig natin sa kanila ay puro mura. Matutuwa man mura, magagalit mura ang lumalabas sa bibig. Wala nang magandang lumalabas sa bibig ng mga kabataan ngayon. Alam niyo, hindi lang naman ang mga Israelita ang tinutukoy dito eh. Guys, gusto ko lang sabihin na hindi lang ang mga Israelita ang tinutukoy ng Diyos dito. Tayo din yun. Tayo din yung tinutukoy dito ng Diyos na, ano dito, sabi dito, ay mapagtungayaw. Bakit ang bansang Israel bang nanunungayaw? Maraming bansa po ang mapagtungayaw, palamura, mga bastos, mga masama yung lumalabas sa bibig, diba? Walang mabuting lumalabas sa bibig. Mayroon man siguro na mabibilang lang na lumalabas sa kanilang bibig na ano, sabihin, yung ginagaya nila na praise the Lord, yung ginagaya po nila, thank you Lord, hallelujah, yung mga ganyan. Pero, hindi naman totoo yun sa puso nila. Nabanggit lang nila yung hallelujah, praise the Lord, dahil mayroon lang silang mga ginagaya, di ba? May mga ginagaya. Hindi yung totoo talaga at bukan sa puso nila, yung salitang hallelujah, praise the Lord, di ba? Kaya nga pati hallelujah, praise the Lord, inaano nila yan eh. Anong tawag dito? Parang kinakantsawan po nila yan. Yung mga salitang yan. Kinakantsawan nila yung naririnig nila na praise the Lord. Pag nakakarinig sila sa simbahan na praise the Lord, hallelujah. Ginagaya-gaya po nila yan. So, sa ganyang paraan, nagagalit po ang Diyos. Kaya nga, sa mga talatang binasa ko dito, talagang kapag hindi pa rin sila nagbabago, sabi nga, ay patuloy pa rin yung parusa ng Panginoon sa kanila sa pamamagitan po ng pagpapadala po ng Diyos ng gutom, tagtuyot, at iba't ibang uri ng kahirapan. So, dito sa verse 13, basahin ko po dito ha, sabi dito, ngunit hindi pa rin nagbabago ang bayan. Kahit na siya ay parusahan, hindi pa nagbabalik loob kay Yahweh na makapangyarihan. Sa isang araw lang ay parurusahan ni Yahweh ang mga pinuno at mamamayan ng Israel para silang hayop na pinutulan ng ulot buntot. Ang uloy ang matatanda at iginagalang na tao, ang mga buntot na may ang mga propetang nilo. Ang mga pinuno ng bayang ito'y mandiling lang. Kaya't iniligaw nila ang mga mamamayan. So, pansinin niyo po dito yung nabanggit ko kanina, di ba? Na dalawa lang naman yung ang dahilan kung kaya pinapadala ng Diyos yung iba't ibang kahirapan, tagutom at tagtuyot. Kung hindi mamamayan, ay yung pinuno. Kaya makikita po natin dito, malinaw yung sinasabi dito sa verse 14. Sabi. Sa isang araw lang ay parurusahan ni Yahweh ang mga pinuno at mamamayan ng Israel. Pinuno lang at ang mga mamamayan. Kaya kung ang pinuno ay sumusunod naman sa Diyos at ang mamamayan ay hindi, ang mamamayan ang parurusahan ng Diyos. Pero syempre madadamay yung mga tao doon naman na hindi na sumusunod naman sa Diyos. Kaya pati pinuno, madadamay din kung ano ang magiging parusa ng Diyos doon sa mga mamamayan. Diba? Ngayon, kung ang mamamayan naman ay sumusunod sa Diyos at ang pinuno naman ay hindi sumusunod sa Diyos, so,
Ganun din naman, di ba? Kaya pag ang pinuno ang pinaparusahan ng Diyos, madadami din yung mamamayan. Di ba? Kaya talagang damay-damay. Damay-damay po yan kung sino may sala, madadamay ka. Sa isang bansa o sa isang lupain. Kaya ang pinakamagagawa na lang, mabuting magagawa na lang talaga natin ay ipanalangin ang buong mamamayan at ipanalangin ang ating pinuno. So, ayun yung ano, makita po natin dito guys na pangpitong dahilan ng Diyos kung bakit ginagamit niya itong tagutom at tagtuyot sa ating mga, sa lupain or sa ating bansa. So, sabi dito sa verse 19, unti-unting tutupukin ni Yahweh ang buong lupain at ang mga tao'y lalamunin ng apoy, magkanya-kanya sila ng lakad. Dadaklutin nila ang anumang pagkain kanilang makita. Biruin niyo po yan, siguro sa tindina ng gutom. Sa tindina ng gutom nila, gayon may hindi sila mabubusog. Kakainin nila pati kanilang mga anak sa tindi po ng gutom. Sa tindi ng gutom at sa tindi ng tagtuyot. Sabi ko nga po guys sa inyo nung mga nakaraang mga video na mapalad na nga po tayo kasi ano, ganito lang yung ating naranasan, ganito lang yung pandemic, yung gutom nararanasan natin ngayon. At least may makakain pa rin tayo, may naiinom pa rin tayo, may tumutulong pa rin sa atin, di ba? Para makasurvive tayo, di ba? Para mairaos natin ang buong maghapon. Dahil may nagsusupply sa atin ng pagkain. Tama po ba? May nagbibigay sa atin ng pagkain. E sa ibang bansa nga, ilang taon silang may tagutom at tagtuyot. Pag sinabing tagtuyot, sa ibang bansa, pag sinabing tagtuyot, pati tubig. Tagtuyot talaga sa kanila. Kaya pati tubig, hirap na hirap po sila. At mababasa po natin yung ilang bansa dito na sa Bible, lalo na sa Old Testament, mababasa natin dito na may mga bansa po dito, may mga lupain po dito na kapag sinabing tagtuyot, pati lupain po nila, tuyot talaga, hirap na hirap sila sa tubig. Hirap na hirap sila sa tubig. Kaya napasabi ko na mapalad ba rin ang bansang Pilipinas kasi hindi ganun katindi yung gutom at tagtuyot yung ating nararanasan, 'di ba? Sa Bible, 3-7 taon na tagtuyot at sa tindi pa ng gutom nila, sa tindi pa ng tagtuyot, pati anak nga po nila kinakain. O dito sabi dito, kakainin nila pati kanilang anak. At ganun din po doon, guys, sa mabasahin ko po sa inyo sa Ikalawang Hari chapter 24. Hanggang ano, chapter 6, Ikalawang Hari, chapter 6, verse 24, hanggang 30. Dito ko po tatapusin, basahin itong ano. Ikalawang Hari, chapter 6, verse 24 hanggang 30. Para mapatunayan ko na po sa inyo na mayroong bansa po na talagang mas dumanas pa ng matinding tagutom at tagtuyot. Sabi po dito, hindi nagtagal, tinipo ni Haring Binhadad ang buong niyang hukbo at kinugkob ang Samaria. Dahil dito ay nagkaroon ng tagutom sa Samaria, anupat ang isang ulo ng asno ay nagkakahalaga ng 80 pirasong pilak at 5 naman ang kalahating litro ng taing kalapati. Minsan nang namaybay ang hari sa pader ng lungsod, tinawag siya ng isang babae. Ano bang problema mo? Tanong nung hari doon sa babae. Sumagot ang babae, nagkasundo po kami ng babaeng ito na iluto namin ang aking anak para may makain kami ngayon. Bukas ang anak niya ang iluluto namin. Kaya naman po, niluto namin ang aking anak. Nang hingin ko po ang kanyang anak para iluto, itinago po niya at ayaw ilitaw. Nang marinig ito ng hari, sinira niya ang kanyang kasuotan at nakita ng mga tao na siya pala'y nakasuot ng sako bilang tanda ng matinding kalungkutan. Sinabi niya, Diyos ko, higit pa rito ang gawin mo sa akin pag hanggang bukas ay hindi ko napapugutan si Eliseo. So, ayan.
Diba, sabi ko sa inyo kanina na mas matinding gutom po yung kanilang naranasan dito. Ang bansang, sabi dito, bansang Samaria. Matinding gutom na po yung kanilang naranasan dito kasi nga, pati anak nila ay kinakain na, diba? Matindi ng gutom at tagtuyot sa kanilang lupain. Kaya mapalad pa rin po tayo, guys. Ulitin ko na napakapalad pa rin po natin ang ating bansa, ay napakapalad pa rin kasi hindi pa rin natin nararanasan ang ganito katinding gutom at tagtuyot sa ating mga lupain. At kung nakaka-experience man ng ating bansa ng tagtuyot or El Nino, pero nakaka-survive pa rin ang mga tao, nakaka-survive pa rin dahil alam niyo naman dito sa ating bansa, maraming mas nananalangin dito sa bansa po natin. Mas marami pong mga totoong sumusunod sa Diyos. Maraming totoong sumasamba sa Diyos. Mas maraming totoong sumusunod at naglilingkod sa Diyos. Yes. Kaya po pinalad po yung ating bansang Pilipinas. Kaya kung ang ating bansa ay katulad ng isang bansang walang Diyos na kinikilala, baka isa po tayo doon sa talagang makakaranas ng matitinding tagutom at tagtuyot sa ating bansa or sa ating lupain, 'di ba? Yes. Kaya dito po natin makikita, guys, na yung iba't ibang dahilan ng Diyos kung bakit ginagamit niya itong tagutom at tagtuyot at iba pang mga iba't ibang kahirapan sa ating buhay or sa ating bansa. Kasi nga, sabi dito, sa binasa ko kanina sa Isaiah chapter 9 verse 17-21, dahil ang mga tao ay mapagtungayaw, mga palamura, tampalasan, sukab, yun, hindi nalulugod ang Diyos sa mga taong mapanungayaw, mapagmura, mga tampalasan at mga sukab. Hindi natutuwa ang Diyos. Kaya pinaparusahan niya ang mga tao or ang isang bansa, isang lupain na may mamamayan na ganito ang kanilang mga pamumuhay or only ang kanilang pamumuhay. So, hindi nalulugod, guys, ang Diyos. Makarinig siya ng mga pagmumura, mga pagtutungayaw. So, na alam naman natin, 'di ba, sa ating bansa, sa ating sariling bansa, marami po tayong mga naririnig na mga taong punong-puno ng mga panunungayaw ang kanilang bibig. Sabi ko nga po, matuwa man, mura pa rin ang lumalabas sa bibig. 'Di ba pag natuwa, 'di ba mas maganda yung lumalabas sa bibig? Pero ibang klase eh. Kasi pag natuwa, puto ko tsinta pa rin ang lumalabas sa bibig. Pag nagagalit, pag hindi natuwa, puto ko tsinta pa rin ang lumalabas. Kaya nga sabi ko, matuwa man or magalit ang isang tao, puro pagmumura yung mga lumalabas sa bibig. Pag umulan, nagmumura. Pag uminit, nagmumura. Diba? Wala nang mabuting lumalabas sa bibig, kundi puro mura. Kaya, hindi, ipinapakita lang ng Diyos dito na hindi siya nalulugod sa ganong mga tao, sa ganong mga lumalabas sa bibig ng tao, hindi nalulugod ang Diyos. Kaya, ipinaparusahan niya. Ang parusang ito, bilang pagtutuwid sa kanilang katampalasan, sa kanilang pagiging sukab, kanilang pagiging mapagpanungayaw, mapagtungayaw, hindi naman ito para lang saktan lang ng walang dahilan ang Diyos. Kundi meron naman po siyang magandang layunin, meron din naman siyang magandang dahilan kung bakit pinaparusahan niya ang isang lungsod, ay isang bayan, or isang lupain, ang isang bansa, or ang isang tao, bakit niya pinaparusahan? Dahil doon sa kanyang pagiging tampalasan, sa kanyang pagiging sukab, sa kanyang pagiging mapagtungayaw, diba? Sa kanyang pagiging palamura.
So, yan lang po yung ano, talagang dahilan ng Diyos. Kaya kung kayo po ay may mga katanungan sa inyong mga sarili, kung bakit isa na tayo sa ating bansa, isa na ako sa mga dumaranas ng tagutom or tagtuyot at dumaranas ng iba't ibang kahirapan sa buhay, ay tingnan natin doon sa mga kadahilanan na tinatalakay po natin. Baka meron tayong isa na gawa doon, di ba? Baka meron tayong isa sa mga nagawa doon kung bakit isa tayo sa mga naka-experience ng iba't ibang kahirapan sa buhay, tagutom at tagtuyot sa buhay, di ba? So, titingnan na lang po natin yung ating mga sarili doon sa mga iba't ibang kadahilanan ng Diyos. Kung bakit niya ipinapadala yung iba't ibang kahirapan, tagutom at tagtuyot sa ating mga buhay. Kasi kung sabi ko nga po sa inyo, yung kahirapan, yung iba't ibang uri ng kahirapan, ay wala pong sinasanto ang Diyos dyan. Wala pong sinasanto ang Panginoon. Either mabuti ka mang tao, masama ka mang tao, presidente ka pa, lingkod ka pa ng Diyos, ay talagang ipapaparanas sa'yo, paparanas talaga sa akin ng Diyos, yung iba't ibang klase ng kahirapan na ito. Iksikin natin yung ating sarili doon sa mga iba't ibang kadahilanan na ating pong pinag-uusapan. Baka nga isa po tayo doon sa mga gumagawa nun. Kaya tayo ay nakakaranas ng ganito, di ba? So, kung sa tingin mo naman ay ikaw isang klaseng matinong tao, matuwid na tao, katulad ni Job, kung ikaw ay katulad ni Job, na walang kasalanan, malinis ang pamumuhay, mabuting tao at may takot sa Diyos, so, isa lang ang dahilan kung bakit ipinaparanas sa'yo ng Diyos ang kahirapan na yan. Sinusubok niya kung hanggang saan yung pagiging mabuting tao mo. Kung hanggang saan ang pagkakaroon mo ng takot sa Diyos. Kung hanggang saan mamumuhay ka ng malinis sa paningin ng Diyos. Kung hanggang saan ka maging mabuting tao. So, yan po yung isa sa mga dahilan ng Diyos, di ba? Kaya, walang pinipili, walang sinasanto ang Diyos pagdating po sa pagpapadala po niya, pagpaparanas po niya ng iba't ibang kahirapan sa ating mga buhay. So guys, yun po yung uulitin ko lang yung pang pitong dahilan ng Diyos kung bakit ginagamit niya itong tagtuyot at tagutom sa buhay po natin ay dahil ang mga tao po ay mapanungayaw, mga tampalasan at mga sukab.